Ito na siya guys, ang doon ang aking fish bowl. So, maya-maya na konti kapag kumulo na po yung pinainit kong tubig, bibilugin na natin siya at ilagay natin siya doon sa pinakulong tubig. Ito na guys, kumukulo na ang ating ang ating kaldero. Yan. Pwede na natin ilagay ang ating fish bowl. So guys, ito lang. Yan. Yan. Tapos babasain natin yung kutsara natin ng mainit na tubig para hindi dumikit. Yan. Paulit. Lumutang na siya. So, ibig sabihin, okay na siya. So, hahanguin natin siya. Patutuloyin. Guys, kung may steamer kayo, pwede nyo i-steam to. Tapos, imbak sa ref. Mas madali yung i-steam kaysa ganito magpakulo ng tubig. Mas hassle itong magpapakulo ka ng tubig kaysa yung steam mo na lang. Mas madali yung steam. Tsaka kapag ka may molder kayo ng pang fishbowl, mas madali lang din kaysa ganitong kutsara. Hindi pa yun laki. May malaki, may maliit. Yan, lumulutang na sila. Pag lumulutang na guys, ibig sabihin, na yung siya, luto na yung ilalim niyan. Yan. Ayan guys, ang ating fish bowl lumutang na, so kailangan na natin hanguin yung iba. Ayan.
naman ang ating fishball. Basain si kutsara. Kung may molder to the, guys, maganda sana titignan, bilog na bilog. Ito kasi kutsara lang eh. Ah, guys, ito na po yung fishball. Ayan na. Yung ginawa ko. Tapos, yung iba na yun, nakasala na siya. Luluto na. Hintay na lang na magiging golden brown. Hanguin na lang siya. Ito pa po yung iba. Yan. Sa gustong gumawa ng fishballs, pagkain Pinoy, pwede po kayong makagawa ng homemade lang. And guys, ang aking fishball luto na din. So, merienda time.